Back sa YouTube channel natin, kaibon, maulo na umaga. Maraming thank you sa lahat ng nagsusuporta. So, ngayon, magbibigay na naman ako ng konting kaalaman. Konting tips na napakahalaga para sa mga newbie. Lalo kapag bibili ka ng isang Robin pair na hen. So, ano ba ang sikreto kapag bibili ka ng isang Robin pair na hen? Welcome back. Maraming thank you sa mga nanonood, sa mga nagsusuporta. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibon. So, ngayong araw na to, magbibigay ako ng tips kung halimbawa, paano ba malalaman ang isang basal na hen at ang probe na hen. So, wala akong nakikita na ganitong nag-upload ng mga videos na tutorial kung paano malalaman sila na basal ba yung hen or proven ba yung hen. So, ngayon, malaking tulong to para sa mga newbie, lalo sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng proven hen. So, panoorin mo yung video hanggang dulo para may matutunan tayo. So, ituturo ko sa inyo kung paano ba malalaman ang isang proven hen at isang basal pair pa lang. Yung basal hen pa lang. Yung ibig sabihin po ng basal, hindi pa po nagagamit. Hindi pa po nangitlog. So, kumbaga, wala pang experience. Virgin pa siya. So, ganun po ang basal. So, ang proven naman, sila po yung nangitlog na. Nagkaroon na ng inakay. So, bumuhay na ng inakay. So, yun po ang mga tinatawag na proven. So, paano ba? Halimbawa, kung bibili tayo ng hen. Paano ba natin malalaman na basal pa yung hen? At yung, paano ba natin malalaman kung proven na yung hen? So, napakahalaga ng topic natin na to. Dahil minsan, nakakakita ako sa mga page ng group dyan. Na minsan, nagtatalo yung seller sa kayong buyer. Na proven daw yung hen pero hindi naman. So, ito yung ibibigay kong idea. Napakahalaga nito para matutunan natin. So, halimbawa lang naman kung bibili ka ng mga proven hen kasi gusto mo na mabilis makapagparami, naghahanap ka na ng proven hen. So, paano mo ba malalaman kung proven hen talaga yung nabili mo? So, ito na video natin ito yung topic natin na paano natin ito malalaman na proven hen ba. So, meron kasi akong technique na i-share ko sa inyo kapag ako ay bumibili ng proven hen. Meron akong technique diyan kung paano ko ba tinitingnan na proven hen. Kadalasan kasi walang tumitingin sa ganitong sistema na siguro ang iba hindi nila alam kung paano tingnan. So, ngayon napanood mo to, na video na to, meron ka ng idea kung paano mo titingnan ang isang proven hen. So, napakahalaga nito para hindi tayo maloko kapag bibili tayo ng mga proven hen. So, una, titingnan natin dyan itong green pierso. Basal pa po ito. Basal, wala pa pong, di pa po ng itlog. Pero, nadi pa na po at nagsusubuan na, nagre-ready na sila para sa pag-breed nila ng partner niya. Siya po yung na-picture natin sa mga ilang video natin kahapon po ata. Yung na-picture natin, ito naman na yellow bulls, siya po yung na-picture natin. Siya po yung na-picture natin sa red chupuse dahil siya po ay isang red chupuse dati na napagtagumpayan natin kung paano natin siya napagaling. So ngayon, may inakay silang dalawa. Meron po akong video dyan kung paano ko po napagtagumpayan na napagaling ang isang red chupuse. So, pwede nyo po yung gayahin para sa mga alaga nyo na may sakit din na red chupuse para at least maging successful breeder. So, yan po ang may video po ako dyan. So, unahin po natin itong green perso. Ito po ay basal pair, basal hen na green perso. So, walang DNA. Nagbabase lang po ako sa laki ng buntot ng kapal dito.
sa laki ng buntot, meron po ako mga, may video po ako dyan kung paano makagigender ng 100% walang DNA. So ito po yung picture natin kahapon sa video na ginupit ko yung balahibo kasi basal pear nga, para at least pag nangitlog merong laman. So kung titingnan nyo, halos din natin masilip ito. Dito nyo makikita ang basal pear muna. Ay, ang basal hen. Dito nyo makikita. So, di mo makikita agad yung puwet niya. So, makita mo man yan. Nakita natin. Yan, yung puwet niya. Halos saradong sarado. Yan. Yan. Diyan mo po malalaman kung basal yung hen. Yung puwet niya, saradong sarado. Kipot na kipot yan kapag basal. So, yan. Ang palatandaan ko kapag basal ang hen na matured. So, yan. Kipot na kipot yan. Kipot na kipot siya. Ito po ay, para dyan mo po malalaman kung basal. So, kuha tayo, paano mo malalaman na proven hen? Ito po na yellow bulls natin is a proven hen po ito. No. Yan. Ito po ay proven hen. Pag bibili ka ng proven hen, pag sinabing proven hen, agad mong titingnan ito yung puwet niya. Yan. So, pasintabi po sa mga kumakain. So, yan. Diyan mo po titingnan kung proven hen. Diyan mo agad malalaman na proven hen. Malaki na po yung butas ng proven mga hen. So, yan. Nakita niyo po. Yan. Malaki na po ang butas niyan dahil approved na nga po siya eh. So, sa mga bumibili, halos wala kasing tumitingin diyan. Walang tumitingin diyan pag binibili yung proven hen. Basta naniwala lang sila sa seller, sinabi lang na proven hen. So, pag sinabi kasi ng proven hen na naniwala ka agad doon, dapat meron ka rin idea kung paano mo rin makikilala ang isang proven hen. So, dapat alam mo rin 'to. Kailangan malaman mo to na dapat ang proven hen dapat malaki na yung butas niyan. Yan. Ang proven hen, tatandaan nyo, malaki na dapat yung butas niyan kapag proven hen na. So ito, napuwet niya. Ganyan po, diyan nyo po makikilala ang isang basal, ang basal kipot pa, ang proven hen na masyado na pong buka. Kasi po nakapagpangitlog na po siya. Kaya po, buka na po yan. So, napakahalaga po niyan na malaman nyo. Para hindi po tayo naluloko ng mga nagbebenta sa atin. Kasi mabilis lang pong sabihin na proven hen, pero hindi naman, basal pa rin. So, alam lang niya na nadi pa, alam lang niya na hen, dideclare na niya para mabili agad na proven hen. So, ito na binigay kong paraan para malaman nyo ang isang proven hen, napakahalaga nito. Lalo kung bibili kayo ng mga high mutation na ibon. So, kinakailangan makilala nyo, malaman nyo ang isang proven talaga na hen. So, yun. Ang number one para malaman mo na proven hen yung nabili mo. Pag binili mo, tingnan mo yung puwet. Pag buka, automatic proven hen na yan. Pag binili mo naman, na tinignan mo, nakipot. So, mag-alangan ka. Hindi po proven yan. Dahil lahat po ng basal, kipot. Lahat po ng proven, buka. So, yan lang po ang may bibigay kong tips. Konting kaalaman lang kapag bibili tayo ng mga proven na hen. Para at least, di masayang yung pera. Hindi tayo masayang yung oras. Hindi rin tayo maloko. So, binibigyan ko lang kayo ng idea kung paano natin malalaman ang isang proven hen. Sa mga mga kapatid natin dyan na YouTuber, wala silang wala akong nakikita na nagbibigay sila ng tips na ganito kung paano malalaman ang isang proven na hen at basal na hen.
So ngayon ginawa ko ng content, sana may natutunan kayo para at least di tayo maloko. So yun lang, maraming salamat mga kaibon. Stay safe lang tayo palagi. Maraming thank you sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Diyos mabalos sa inyo, gabos.